Okay, yung tanong ko po kanina, anything more? So nakikita ko po, recap na lang po, total na nabanggit ko na po, no? Siguro recap po na lang po. Okay, ang pinag-aralan po natin kasi 2 Corinthians 5:17. Okay. So sinulat po natin yung title, may heading tayo, New Creation. 2 Corinthians 5:17 to 18. So ang nakita po natin sa mga inireveal ng Panginoong Hesus sa atin ay number one, tayo ay mga new creations na because of Jesus. Tandaan nyo, pansinin po ninyo, wala tayong participation. Lahat ay Jesus po. So number two, pangalawa natin ay lumipas na ang ating dating pagkatao. Tayo po ngayon ay mga bago ng nilalang dahil kay Jesus. Alam nyo po ba, pag na-born again ka, maraming mawawala sa'yo. Mawawala ang pagmumura mo. Hindi po biglaan yung iba, pero at least kung nakakagawa ka ng mali, masama na sa loob mo. Dahil may bago ka ng pagkatao, you are a new creation, ikaw ay meron ng bagong hangarin sa buhay. Ayun ay walang iba kundi maparangalan ang Panginoong Jesus na siyang sa atin nagmamahal at nagligtas. Siyempre, nasa pangatlo, ang pagbabago natin ay mula pa rin kay Jesus. Sabi ko na nga po, wala tayong anumang kayang gawin dito. Ang salvation natin, key, ang sanctification natin, lahat kay Jesus. Sa pang-apat, tayo ang nagsasalita tungkol sa Panginoong Jesus. Meaning, we are the ambassadors of Jesus here on earth. Ano naman ang sasalitain natin sa mga tao? Unang-una, ang kaligtasan o ang gospel. Jesus is the only way to heaven. Kung tatanggap kay Jesus ang mga tao, maliligtas sila. Okay? Letter B, we will share the goodness of Jesus. Hindi po natatapos yan sa salvation. Okay? Sasabihin din po natin yung goodness ni Jesus. Sabihin natin na sa salvation, kasama rin dyan yung pagagalingin ka sa mga karamdaman. Okay? Ipoprovide ni Lord financially sa'yo, maayos. Bibigyan ka ng kapayapaan, prosperity. Yan. Yan ang mga gustong gawin ng Panginoong Hesukristo sa atin. Okay? So, again, gusto ko lang po kayong i-remind na kung may Bible po kayong gagamitin, make sure na yung Bible ay friendly po sa inyo. I mean, yung nauunawa po ninyo. Yung madali po ninyong maunawaan. Dahil, unang-una kayo po magbabasa. Ako, prefer ko po talaga NIV at saka itong, ano po ito? NKJV. Gumagamit din po ako ng ESV. So, pero ito po ang ginamit ko po. Kasi ito yung mga bagong Bibles na binili ko. Yan, lagyan ko na nga po ng ano. The Lord Jesus is my provision. Daily good vibes. Yan, nakalagay po dyan. Yan, ganyan po talaga ako mag-Bible. Medyo marumi ako mag-Bible. Pero hindi, bale. Talagang yan ang ating uniqueness. No? Again, balik po tayo. Kailangan na uunawa niyo yung Bible na yan. Yung hindi kayo nahihirapang unawain yung mga salita. Okay? Ayan ang gagamitin nyo araw-araw. Again, ano po ba ang pinaka-the best na gawin ng devotion? Ako po, para po sa akin, pinaka-the best po talagang gawin ang devotion. Yung kung maaari lang yung pagkagising mo. Kahit anong oras ka nagigising. Okay. Kung nagigising ka ng alas 7, gawin mo agad. Mag-CR ka muna, magbanyo ka muna, then gawin mo agad ang devotion. And then, yung iba naman po, tinatapos mo ng mga gawain sa bahay, nagdi-devotion. Yung isang kaibigan ko, nagdi-devotion po siya alas 12 ng tanghali bago po siya mananghalian. And then, ayun, wala naman akong narinig na nagdi-devotion ng hapon. Siguro nagbabasa-basa. Okay. Pero, yung magdi-devotion talaga, most likely umaga. Ilang beses po ba dapat mag-devotion? Ako, isa lang po talaga. Minsan lang po ako mag-devotion yung sa umaga. And then sa gabi po, magbabasa po ako siguro isa dalawang talata bago matulog. Kasi bago tayo matulog, kailangan magbaon din tayo ng Word of God, ng words ni Jesus. Okay? So, yun po ang gusto ko pong sabihin. Ang pagdi-devotion po, napakaganda po talaga. Dito po kasi nakasaad dito yung tinatawag na lakad natin sa Panginoon sa buong maghapon. Akalain mo, lalakad ka, kailangan mo ng giya, kailangan mo ng gabay. Diba? Nakalagay nga doon sa libro eh. Gabay na manlalakbay. Actually, ito po ang tunay na gabay na manlalakbay, ang Bible. So, we really need to have our devotions hanggat maaari. First thing in the morning, bago mo kausapin ng kahit na sino, talk to Jesus. Dahil, alam mo, He will lead you into all truth. Kasi,
siya ang nagbigay sa atin ng Holy Spirit. Amen? So, iba, may baon tayong Word of God. Yan, ang mga maganda po nito, kapag ka dumadang ka sa isang situation na sabihin na natin parang, ayaw ko sabihin nanghihina, pero sabihin natin parang meron kang pinagdadaanan, ka na lang natin, ano? Magiging lakas mo ang Word of God. Magiging lakas natin ang words ni Jesus. Dahil, kung hindi mo babasahin ang words ng Panginoon, may pinagdadaanan ka na nga, ano pa ang mangyayari? Di ba? We need to cling on to His promises. Yun po ang talagang maishare ko po sa inyo. And always remember, mahal na mahal po tayo ng Panginoong Jesucristo. Okay? So again, mag-devotion po tayo doon sa panahon o doon sa oras na komportable po tayo. Huwag ka mag-devotion kung pagod ka. Ayaw ko lang po. Don't do it when you're tired. Amen? Magano ka, yung relax ka. Mas maganda, yung talagang alam mong nakapagpahinga ka na, then ayan, tapos umanap ka ng quiet place, no? And open your Bible, read it. Magdala ka sana dalawang Bible o tatlo, no? Para yung mga salin, mahalaga po kasi bawat salin. Mahalaga po yan. And then basahin mo, then ayan, i-take note mong ganito. And then sa buong maghapon, kung nag-devotion ka ng umaga, sa buong maghapon, pwede mo itong ilagay sa mesa, then balik-balikan mo. Mari-remind ka. Halimbawa, parang nagagalit ka o napipikon ka o pupunta ka sa point number 2. Lumipas na ang ating dating pagkatao. Tayo ay bago na dahil kay, oo nga, no, bago na pala ako. Yan palang devotion ko kanina. Ayan! Yan ang sinasabi ko. Yan! Na talagang dito, may pagdadaanan tayo. Pero pag na-remind ka doon sa devotion mo nung morning, wow, superb. Yung galit mo, huhupa na yan, okay? Uunawa na lang ako. Total, ako ay bago nang nilalang kay Kristo. So, I'll be the one to, anong tawag dito? Understand kung ano man yung situation. Ganon. Kasi, ginawa tayo ng Panginoon bilang mga anak niya para maging replika niya dito sa daigdig na ito. Amen? Pag nakita tayo ng mga tao, makikita po sa atin si Jesus. We are Jesus juniors. Tayo po ang mga junior ni Jesus. So, pag nag-devotion ka, Jesus junior tayo. Okay? So, ang devotion po ay makakapagpadagdag po sa ating lakad sa Panginoon. Christian faith. Ang daddy ko nagdi-devotion siya kada alauna ng hapon kasi dun daw po talaga siya kampante. Using his very, very big old Bible. Yan. So, maganda po. I-practice na po natin. Sana umpisahan na po ninyo ito ganito. Pag-susulat po ng ganyan. So, new creation na po kayo. So, yan po. So, kung parang nagdi-devotion po kayo, balik-balikan nyo po itong videos natin. Two parts po ito. Kasi naputol po yung isa kanina. Then, tinuloy ko na lang po dito. Two parts po itong video ito. So, balik-balikan nyo po ito. Kung habang nagdi-devotion kayo, gamitin nyo po itong video natin para sa pagdi-devotion po nyo, magkaroon kayo ng idea. Okay, gawin nyo lang po siyang pattern, pero yung word na ibibigay ni Jesus sa inyo, yun po ang inyong, syempre isusulat sa mga notes po ninyo, notebook po ninyo. Okay? So, ayan. Ganun po yan. Ang pagdi-devotion po ay napakahalaga sapagkat ang totoong mananampalataya ng Panginoong Jesus, alam niyo po, laging nauuhaw sa kanyang mga salita. Uhaw na uhaw. Pag-gising, oh Lord, I want something from you. O ano bang ibibigay ni Jesus na something sa akin? Salita niya. Salita lang niya, wala nang iba. Then yung salita niya, yan ang magiging rema sa atin. We will declare it. Halimbawa, ito, sinulat mo dyan. I am the new creation in Christ. So, mababawasan na ang pagiging mayayamutin ko, magagalitin ko. So, yan. And I hope nakapagbigay naman po ako sa inyo ng simpleng techniques, no? Kung paano po mag-devotion. Again, kung hindi pa naman po sana kayo nakasubscribe, please do. Paki-push naman po yung notification bell niya sa baba para maging updated po kayo sa anumang videos meron tayo dito sa ating vlog o sa ating channel. At again, inaasahan ko po ito sa panonood niyo ng video na ito na napakahalagang video dito sa YouTube na may mag-devotion na po kayo. And as always, tulad ng dati, Jesus
truly loves us all.